guys, welcome back to our channel. So in today's vlog, I will be doing a Watson's haul. So if you guys are interested kung ano yung mga napamili namin kahapon sa Watson's, then just keep on watching. First thing that I have in here is this Beauty Fix Detoxifying Facial Scrub, Charcoal Scrub. Pang ano siya guys, pang exfoliate. Pero ako kasi nag-exfoliate ako 3 times a week or 2 times a week lang. Pero ngayon nabuntis ako, siguro gagawin ko lang siya 1 times a week. So, itatry ko lang siya. First time ko lang din siyang makita sa Watson's and na-intriga ako sa charcoal scrub. Kaya itatry ko siya. Kasi sabi dito, removes excess oil, impurities, and toxins. Tsaka oil-free na siya. So, itatry ko kung mabibigay ba niya yung kine-claim niya. Second thing that I have in here is this Dove Refresh Plus Care Volume and Fullness Dry Shampoo. Ito guys, hindi ko na siya first time na nakita sa Watson's. Palagi ko siyang nakikita and lagi rin siyang nababanggit ng iba't ibang vloggers na pinapanood ko like Ray Hermar na nire-recommend niya to. Tapos si Tony Sia siguro yun. Nire-recommend niya tong dry shampoo na to kasi maganda daw. Mabango daw siya sa buhok tapos nakakapatanggal pa daw siya ng mga oil sa buhok. Kaya nire-recommend niya tong dry shampoo na to kasi maganda daw. Tatry ko din siya guys. Pangatlo naman na nabili ko is this Collagen by Watson's na lotion. Lagi ko rin itong nakikita, pero pag may collagen kasi guys, parang na-attract ako na bilhin kasi parang maganda siya sa skin. Kasi alam naman natin lahat ang benefits ng collagen sa katawan natin. So itatry ko lang siya kung maganda siya sa katawan. Sunod naman na nabili ko is this Watson's Whitening Milk and Salt Scrub. Lagi kami bumibili nito ni Love. Actually, parehas kami may gusto nito ni Love. Pero ako, ang favorite ko kasi, yung salt scrub na collagen, tapos milk. Si Love ang gagamit kasi nito ngayon, kaya itong pinili niya, itong papaya. Ako kasi bawal pa akong gumamit ng mga whitening products sa ano ko ngayon sa body. Kasi, preggy nga ako. Sunod naman na nabili ko is this Silk Secrets na milk. Ano siya guys, pwede mo siyang gawin na ano, conditioner. Nakita ko lang din to na nire-recommend ng isang vlogger. Nakalimutan ko kasi yung name niya. Maganda daw to guys sa ano, sa buhok. Pero gagamitin mo daw to hindi araw-araw. Pwedeng alternate. Pero pwede mo siyang gawin conditioner. Yung parang every after shampoo mo, ito na yung gagawin mong conditioner. Yan o, 1 minute mo lang din naman siyang ibababad. Hot oil treatment siya na pwede mo siyang gawing conditioner. So, ang kiniklaim naman ito, for damage-free hair, leaves hair smooth and healthy. So, itatry ko lang din siya guys kasi maganda din daw to sa buhok. Pero, ang sinasabi din nung vlogger na napanood ko is, dapat banlawan mo siya ng maigi sa buhok mo kung ayaw mo daw magka-dandruff. Yun lang daw ang downside dito. Pag hindi na banlawan ng maayos yung buhok mo, pwede kang magka-dandruff. Sunod naman na nabili ko, itong Eye White Whitening Sleeping Cream Mask. Pero guys, hindi ko pa siya gagamitin ngayon. Nakita lang ako sa packaging niya, kaya ako siya binili. Pero ayan o. Ito yung ano, pagkatapos mong mag-skincare routine sa gabi. Ito yung ano, pinakalas na ilalagay mo sa face mo bago ka matulog. Sunod naman na nabili ko is this Olay Total Effects. Recommend to sa akin nung sales lady sa Watson's. Sabi ni ate, kung mag-facial mask daw ako tapos buntis ako, kung gusto ko daw yung mild lang, eto daw yung gamitin ko. Kasi proven and tested niya na daw. Tapos tinignan ko nga yung face ni ate, ang kinis. Parang na-attract tuloy ako. Sabi ni ate, maganda daw tong Olay Total Effects. Kasi foam lang siya, pero meron na rin siyang pang-exfoliate. Eto nga nakalagay sa likod. 7 cleansing benefits in 1. Helps remove excess oil, gets rid of dirt, removes makeup, softens, smoothens, hydrates, and exfoliates. So ayun, naintriga lang ako sa ano, cream cleanser lang siya, pero pwede siyang maka-exfoliate. So itatry ko to, pero ito daw, pwede mo siyang araw-arawin, kahit may pang-exfoliate siya, kasi mild lang siya. So itatry ko din to.
Sunod naman na nabili ko, itong iWhite Korea na Aqua Moisturizer. So, ito guys, dati ko pa itong ginagamit. 3 years ko na siguro itong ginagamit as moisturizer ko. Pero naubos kasi siya, tapos hindi ako agad bumili kasi meron pa ako nung aloe vera kong moisturizer na Nature Republic. So, hindi ko muna ako nito bumili. Pero since ano, parang gusto ko mild na lang na moisturizer, ito na yung binili ko. Sunod naman guys, na nabili ko itong iWhite Whitening Pack. Whitening and Purifying Peel Off Mask. So, ito yung ano, whitening mask na ano, yung napipeel off lang siya. Pero hindi ko pa rin ito gagamitin ngayong buntis ako. Binili ko lang din siya. Ang cute kasi ng packaging nila. Tsaka, pag ano, pag iWhite, feeling ko talaga, effective siya. iWhite Korea. Kasi proven and tested ko na rin yung moisturizer nila. Sunod naman na nabili ko, guys, is this Johnson's Baby Cologne. Actually, para to kay Love. Mahilig si Love sa ano, siya yung lalaki hindi mahilig sa perfume. Mga hilig niya lang itong mga ganitong cologne, yung Baby Bench na cologne, ganun yung mga favorite niya. Tapos ganito, ito, Johnson's Baby Cologne yung binili niya kahapon. Hindi siya mahilig sa perfume eh, hindi ko lang alam, pero mabango kasi to. So ayan, para to kay Love. Sinama ko lang talaga sa haul. And last naman na nabili namin is itong nylon body puff. Tatlong panghilod siya guys. Wala lang, binili namin kasi wala na kami panghilod. So, eto, tatlong piraso na siya, tapos ang mura-mura niya lang. So, yun, binili na namin. So, that's it for today's vlog, guys. I hope you like it. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel namin, make sure to hit the subscribe button and the notification bell as well para naman updated kayo every time na meron kami mga bagong uploads. Like, comment, share, and subscribe. Thank you guys for watching. Hold up.